Balikan na natin ang New All Pinoy Alternative Music. New All Pinoy Alternative Music. Only here on V81 Radio, South Manila. So welcome back. You're still here on NAPALM, your new Pinoy alternative music source with our guest band, Salawika. But before that, I would like to greet our corporate sponsors, partners, making our show possible. No? So first one is, of course, Code Disruptors, Inc., care of our co-host, si Alpard. And Inolution Corporation, represented by Miss Shirley De Ocampo. Big Benta, of course, yours truly. Philippine Retailers Association, which is led by Miss Rosemary Ong and Madam Ebs. The dynamic duo of Rolly and Rally Vargas of V81 Radio Worldwide. And of course, last but not the least, our partner for events management, Fiera de Manila, led by Miss Noreline Barbiera. O yan, nakikita nyo na po sa screen, ang daming nagsha-shoutout. So yan po ang mga freebies natin whenever you watch our program from Facebook Live and YouTube. So yung mga okay na comments po, ilalabas po namin yan sa on the board. Okay, so I think this is the portion wherein our co-host will have to introduce our featured band of the week, Salawika. Take it away, yes. Alpard. Sige, patingin ko lang si Caroline, si Christine, si Joy, nakikinig sila ngayon. So, for today's band, we have Salawika. No? So we have, for vocals and synthesizer and samples, we have Dexter Dizon or Dex. We have, for guitars, we have Mark Castillo. For drums, we have Christian Paulo Season. We have for on bass and synthesizers and samples, we have Christian Buera. On drums, we have Mark Angelo. Recio ba to? Recio. Tama ba? Recio. Recio. Sorry. Ayan. Okay. Welcome everybody. So ang nandito ay thank si you, Mark, thank you. Si Christian, si Dex. Chris, pareho pala kayong Christian, ano? Ayan. Oh. Okay, mababait. Kulang tayong isa. Oh, si Mark. Kulang hindi siya pwede nga. Hindi pwede si Mark. Ah, hindi makapunta si Mark. Sayang. Okay. So, yun. Magandang hapon. Welcome sa NAPALM. So, later on, pagtugin natin. Thank you. Yes. Hindi ko alam kung related, ano? Kasi, actually, yung kanina, may topic tayo sa WTF. Pinili ko yung topic na yon, rap metal, kasi I'm assuming na yung genre nyo ay medyo nakakabit dun sa rap metal genre. Tama ba? Or iba well, yung... Medyo related. Okay. Oo, tama. Pero actually, sinusubukan nga namin medyo ilayo ng konti sa rap metal na genre. So, ang iniisip kasi namin, yung instrumentation kasi medyo like yung old school na medyo funky yung tunog. Yun yung sanang direction na gusto naming puntahan. Okay. So sige. Salawika yung pangalan ng banda, no? Yes. What's the story behind the band name? Simulan natin siguro kay Mark. Dito ba si Mark? Wala pa si. Yes. Yeah. What's the story behind the band name Salawika? Paano nabuo yung Salawika? Parang 2017 at we chose yung salungat kasi parang sabi ni Pamboy, ni Christian Buera, ng aming bahista tsaka founder, parang sinabi gusto niya yung pangalan, yung direction ng band parang medyo away from the herd. So medyo kakaiba. So iniisip niya na dapat against the grain. So una naming naging pangalan Salungat. Kaso nung ginagamitan namin siya, naisip namin na parang meron kaming kaparehong pangalan na mas nauna sa amin. So we decided na gusto pa rin namin Tagalog. Gusto namin Filipino yung pangalan pa rin namin. Tapos parang nung nag-uusap-usap kami, parang ang recall ko is parang ano bang Tagalog ng pag-rap?
So parang sabi namin yung flip top, tapos okay. Parang modern day balagtasan. Tapos ano bang sinasabi sa doon sa nung unang panahon sa mga balagtasan? So yung mga paggamit ng mga kasabihan at saka paggamit ng mga salawikain. Kaso nga ang okay. Salawikain ay isang famous na kanta ng Apo Hiking Society. So parang naisip natin we'll just play, ilaruin namin yung pangalan ng Salawikain. So ang naging nangyari, ang output is Salawika. Tapos parang pwede din siyang isipin na wrong language. Kasi pag sinabing sala, di ba, mali. Tapos yung tama. Mali, parang yun yung magkukontinue ng spirit na against the grain. Okay. Na kaliwas sa mga ginagawa ng iba. So parang inisip namin baka pwedeng gamitin tong Salawika. No? Parang language, misused language, parang gano'n. So, nagkasundo na. Nakumbaga lahat naging okay na. Ito na yung band na yun natin, Salawika. Yes. May konting pag ano, pag explain pa, pero nung medyo nagkaayos na ng paliwanag at saka pagkakaintindihan, no? Nag-agree na kaming lahat na pwede na tong Salawika. Okay. Okay. So, sige. Sino paano nag-start yung banda nyo? Kayo bang lima is magkakasama na before or meron iba sa inyo na tatlo muna kayo nag-start, then hinatak na isa. Paano kayo nag-start sa banda? Sino ba pwede makasagot dito? si Dex. Simulan ko. Actually, magkakaibigan kami lahat. Lahat kami galing sa UPLB and galing sa UP Jammer Club. Woo! UP Jammer okay, Club. Okay. UP! So yun. Okay. And actually, nung mga 90s pa, naging magkabanda na rin kami ng kahit papano eh. Ito si Mark, siya yung talagang una kong kabanda nung umpisa. Doon, nagsimula kami as rap metal. Tapos si Pamboy, eh, yung dalawang Christians na to, naging kabanda ko na sila, medyo, medyo parang funky-funky na banda naman yun, di ba? So, yun, basically doon nagsimula. Magkakilala ka na kami, simula college pa lang. Tapos around mga 2010 ba yun, Pamboy? Parang tinatabagan ako ni Pamboy eh. Gusto niyang magbuo ng ito nga, parang rap, hip-hop na funky na banda. Parang yun, medyo matagal din eh. Matagal din na nabuo eh, di ba? Parang puro usap-usap lang tayo. So, until mga 2016, saka natin talaga simulan yung Salawika. Tama ba? Medyo bago lang siya, no? Actually, yung nabanggit po kasi kanina, UPLB, no? Yes. So, napatambay din ako dyan minsan. kasi minsan, I'm doing sales work, no? Pagka tapos ng trabaho, tatambay ako sa mga rehearsal studios, tatambay ako sa mga bar kung saan nagpapatugtog yung mga ano. Ang napansin ko, dito sa Los Baños, maraming banda na gumagawa ng original compositions. Tas yung compositions are very good compositions eh. Talagang ano. Kasi there are different places din, like dito sa Manila. May mga ganyan din, may mga banda rin. Pero they mostly, marami yung covers, konti yung composition. Pero sa LB, medyo maganda yung ano nila eh. Environment, or maganda rin yung mga samahan ng mga banda. So, yun yung napansin ko lang sa EPL. Tama ba? Tama ba yung... Tama yan. Yes. Oh. So, question pa would be, dito sa banda, sino nagsusulat ng lyrics or riff or melody? Or hiwa-hiwalay ba siya? Or may isa ba sa inyo talagang gumagawa ng lyrics then i-distribute niya? Siguro si Pamboy muna ang sasagot nito. Pagdating sa lyrics, si Dex talaga yung gumagawa. Nung konsepto nung lyrics kasi mostly meron siyang idea na for a song. Pag narinig niya yung riff,
So parang yung proseso namin, normally pag sa studio, jam muna kami, tapos merong basic riff na mabubuo. Tapos pag nabuo na yun, layers, tapos medyo maiisip na ni Dex, ito, mukhang ito yung konsepto na nararamdaman ko dun sa based dun sa riff na babagay. Okay. Pero, so, lyrics si Dex, music, kanya-kanya. Kung sino yung gitarista, sino yung bassist, bahala siya sa toka niya. Oh, ambagan talaga na, kumbaga, may kanya-kanyang dagdag dun sa music. Ayun. Charlie, may questions ka ba sa Salawikain? Well, actually, there's one, who actually like to know who is the major influence of their music? That's a question I would like to throw into Dex to answer. Kasi ako, mahirap kasi i-pinpoint talaga yung main na influence. Kasi sa amin, sa bawat isa sa amin, talagang iba-iba yung influences namin eh. Ako talaga, since the 90s, medyo, yun nga, hip-hop yung yung background ko. So, nung kinukwento mo nga yung hip-hop versus metal, medyo naaalala ko. Medyo naa-appy ako noon kasi yung mga ibang band, puro metal yung sila noon eh. Pero yun nga, ako, hip-hop yung background ko talaga. Tapos si Mark, medyo siya yung talagang medyo nasa heavy yung music na pinapakinggan. And si Pamboy and si Puto, yung dalawang Christians, ito, heavy funk talaga tong dalawang to. So Dex, yung influence mo sa yung rap artist, ano mga pinapakinggan mo nun? Yun, Master Plan, San Valley Crew, ganun ba? Or medyo yung bago-bago na? Yung mga luma, yun nga. San Valley Crew nga rin. Sinasabi ko nga, pinag-usapan namin kahapon yung Rap Asia. Hindi nga nila kilala yung Rap Asia. So, yun. Francis M, syempre. Siyempre, Francis Magalona. Okay. Talagang first and foremost. Yeah. Okay, so I think para lang sa appreciation ng ating viewers, no, let's probably hear some music from our band Salawika, which is the first song would be 33-20-28 is the title. Here we go. Here we go. Fall from the highest state of greatness. Nothing to witness. Even the best is bound to fall, obscured into the shadows. Nothing to shout. Now sent to the gallows. Wallowing in a pool, self pity. No, it ain't pretty. No, serious. Really, really. Bending the knees, praying with virtue. Staring at the judging black eyes of a statue. Asking for forgiveness, the damnedest won't help us. And not the holiest of holy angels can give us. It's better this way, no words left to say. There is no other damn time than today. Reflecting on the seconds, the minutes, the hours. Digging in the deep for all the penance to scour. There is no escape with the deeds while the panics and beats. And there's really nothing else that I ever need. My deepest and darkest state of mind. The person, the vision, the feeble attempt at an act of contrition. The words are willing, but the mind is fickle. Doesn't understand that remission won't trickle. A half-hearted hypocrite with an out to be better than the person who's supposedly virtuous. No matter how mighty the screams to the sky, the hands will be full of thorns and the eyes never dry. The ankle will soon leave a mark, but it'll easily be forgotten. Like a pristine little grape in the fruit bowl that's rotten. Doesn't even matter how many beatings are endured. There is only one thing that would happen for sure. Reflecting on the seconds, the minutes, the hours. Digging in the deep for all the penance to scour. There is no escape in the deep while the panics and beats. And there's really nothing else that I ever need. My deepest and darkest state of mind. My deepest and darkest state of mind.
Ayun. Ayos. Okay. There you go. So, I think, Alpard, you should, you know, throw in the questions about that first song, no? Oh. Eh, yung syempre, yung tanong natin is, bakit 332028? What's the story behind the song? Ba't ganun yung, ano, yung title, tsaka, anong meaning nito? Actually, yung medyo napaka-trivial nung dahilan kung bakit yun yung title. Kasi pag minsan pag nagpa-practice kami, i-re-record namin yung mga ginagawa namin para at least pagbabalikan namin, alam namin kung ano yung aayusin namin. So, yung isang file na pinadala ni Pamboy, parang yung file name 33, tapos maraming numbers pa. So, sabi ko, ito, ayusin natin to. Yung sa file name na 33, tapos sa 20 minutes 28 second mark. So, yun, okay. Kaya yun yung naging title ng kanta. But so parang ano, based sa file name. Yeah, based sa file name. Based sa file name. So, wala. Pero yung message. Yung message ng kanta. Medyo opposing naman yung ano, opposite naman yung ibig sabihin kasi medyo kung napanggit mo yung lyrics, medyo may religious undertones pa ngayon. So, it's really parang medyo parang dark nga ng konti yung kanta. Meron siyang ano eh, parang narinig, meron akong lyrics na narinig about forgiveness eh. Something about asking about forgiveness eh. Yun, basically. So, religious. Ano niya, connotation yung ano niya. Basically, may ganon, may religious undertones yan. Okay. Sa banda, what's your most memorable performance sa experience niyo? Siguro si, ano muna, si Puto. Muna sasagot na ito. Dami. Teka. Meron kaming gig dun sa isang bar sa BGC. And kaya siya sa akin, parang kaya siya nag-stood out kasi when we were playing our songs, there were a group of people na nagsasayaw. Pero yung sayaw nila, hindi yung sayaw na maayos, yung sayaw zombie. So, okay, walang direction, gano'n. Okay. So parang saya kasi siguro as artist kami, isa siguro yung sa pinakamasarap na feeling that you give yung naparating mo sa kanila yung emotions nung kanta. Tapos hindi ko lang alam kung talagang it's because of that or because of the alcohol, no? Pero we are assuming na it was because of the groove, no? Yung forgiveness na sinasabi nga ni Dexter. No? Na parang dun umikot yun eh. Kaya sarap ng feeling na I hope that they will remember the band because of what they felt during that time. Yun so, siguro. Kumbaga, nakita nyo, memorable siya kasi nakita mo yun na nag-react yung tao sa sound, sa tunog na ginagawa nyo. Yes, yes. Masarap na feeling. Mga gaano karaming tao itong pinag-uusapan natin sa BDC? Marami, pero meron lang kasi siguro mga six or seven people na talagang sila yung kakaiba yung sayaw. So, makikita mo yung sa stage, diba, when you're performing, na makikita mo sila na nag-stand out sila eh. So, makapangiti ka na lang na kahit nasisinghot mo yung mga usok ng ano, ng bar, medyo na-high ka na rin sa usok ng bar, eh okay pa rin kasi nakikita mo silang ganoon. Okay. Sige. Charlie, do you have any questions for the band? Di ba meron pa, I think we have another question. Like to ano, raise it up to Pamboy, no? Yung how do you see your music? If you like to really classify it based on definition, ano talaga, how do you see it? Magandang tanong yan, Sir Charlie. Siguro yung description namin kasi yung nakwento nga ni Dex na iba-iba kaming parang naging background tsaka interest. Yung funk, blues, heavy music, metal.
pati rock, si Paolo, meron ding banda before. So I think ang nagmo-mold sa amin na yung pinaka-objective namin is the groove. Kaya inano namin na parang urban groove music siya. Kasi ang parang importante yung kahit ano pa yung ipasok mo na elements, kahit digital or live element, may groove lagi. So parang pag may enjoy lagi ng tao, kahit ano pang, kahit hip-hop, kahit metal, kahit pop, parang bukas lang. Basta importante groove. Okay. Parang thanks, hindi nagmamatter parang hindi nagmamatter kung anong ilagay na in elements, as long as nandun yung groove at nandun yung funk, nandun yung medyo masasabayan yung lyrics, okay na yun. Parang basta groove, importante yung groove. Yan, pinaka-importante. Yes, Charlie. Okay. So, guys, before we show our game trivia question number 2, I just like to go around the table. Kayo, ang dami nyong nagko-comment sa inyo eh. Mga pa-shoutout. So, I think Dex, unahin muna yung gusto mong i-shoutout muna, tapos followed by Mark, by Puto, and Pamboy. Oh, sige. Nakikita ko nga, maraming nagko-comment ng shout. Shoutout kay Kuya Mike. Yan ha, yun na yung shoutout mo. TJ, kapatid din ni Kuya Mike to eh. And hi Don, batchmate namin ni Mark sa high school. And ito pa, si Tonton. and si Bobet, Robert. Hi, shoutout sa inyo. Okay, Mark? Oh yes, si Don, batchmate namin from all the way from Dubai. Si Tonton, all the way from Australia. And si Koobster, Jaja, and Rexy from scattered throughout Metro Manila. Thank you. Okay. Puto. Yung biggest fan ko, yung tsahin ko. I'm sorry. Thank you, tita. Hindi ka to rin tumitigil na mag-support ng aming music. Okay. So last but not the least, si Pamboy. Salamat, sir. UPLB, shout out. UP Jammers Club. At saka sino pa ba? Lahat ng mga pamilya namin. Tsaka Verizon Music Club pala. Sa hello dyan. Okay. So, let's go to our question number 2 for the trivia. So, our question is, what group did we, or what topic did we present in our What the Fact feature earlier? So, ano po yung genre o topic na we featured kanina on What the Fact? So, meron na tayong, bibigyan ko na kayo ng clue, ah. May unang word dun is rap. Tapos merong isa pang kadugtong yun na isang klaseng genre to complete the answer. Yon. So we will pause for a short break. We will stay tuned on NAPALM, your new Pinoy alternative music source. Magbabalik ang new All Pinoy Alternative Music. New All Pinoy Alternative Music. Only here on V81 Radio, South Manila.